naman po, pakinggan po natin ang ating sharer ngayong gabi, ano? Very successful na po siya sa C1 Company. Siya na po ang magkukwento sa atin kung paano po siya na-engage sa ating C1. Our powerful sharer for today po is from Unstoppable. Very, very strong team po din ang Unstoppable. Dating OFW ang naging and naging online seller din po siya. But as of today, full-time mom and at the same time, full-time po siya sa Crowd1. That means entrepreneur na po siya dito sa ating Crowd1. Manager 3-star, pero alam po ninyo, malapit na po siya mag-director. Di po ba, nasabi po ni Ma'am Beth, yung ating residual income. Pagka nakarating na po kayo sa Director 1, there is no more turning back. Basta pataas na po kayo, wala na pong demotion yan. Kaya yun po ang ating achieve. At saka yung pag Director 1 na po kayo, meron na po kayong residual income na dumarating on a monthly basis. Yan po yung napakaganda. Ma'am, help me welcome po and let's welcome our sharer, Ma'am Almera Ilias po. Tama po ba yung pronounce ko sa apelido ninyo, Ma'am? Ma'am, the floor is yours po. Thank you po. Mute natin si Ma'am. Tama po. Hello po. Ayan. Good morning po sa lahat. Thank you po, Ma'am, sa ano, very powerful na ano, welcome po. Ayan. So, para late na po kasi nag-request si Coach, ano, si Coach Pet po kagabi. Siguro mga 11, pero morning ko na po nabasa. Pero at least napagbigyan. Sabi niya pa ako mag-labor. Pagbigyan ko siya. So, ayun po. So, as of today, actually, kabuanan ko na rin. So, kaya pa naman, papakilala po muna ako. Ako po si Almir. And, yun nga po, tama yung sabi ni Coach. Din po ako sa Saudi Arabia, sadap po ako ng Dubai, and galing din po ako ng Singapore. So, yun po yung mga experiences ko na hindi ko makakalimutan. Alam mo, resibo lang yung naipundar mo, may nabili ka man, pero hindi naman siya ganun. So, ayun po, hanggang sa nagkaroon ng asawa, as of today, naging full-time man po, and din po, full-time na rin po sa Crowd1. So, ikukwento ko po kung paano ako napunta kay Crowd1. I've been in 5 companies po. So, panglima po yung Crowd1. So, sa pinasukan ko pong previous companies, hindi po ako kumita doon. Kaya na-amaze po ako sa Crowd1 na dito ko po naranasan kumita ng malaki, almost million na rin po. And ayun po, kung paano ko napunta dito, isang kaibigan ko ang nag-invite sa akin dito. Yan. So, isang kaibigan ko po yung nag-invite sa akin dito before. Ayoko pa pong maniwala kasi nga, iniisip ko, yun po yung sabi yung kaibigan ko na huwag daw akong papasok, huwag daw akong sasali kasi nga scam daw po kayo, nag-research siya, puro daw games. So ayun, naisip ko po, why not nasubukan ko po umatin ang presentation ko na. Okay lang po ba? Narinig? Apo. May nakakadistract. So ayun po, tinry ko po umatin ang presentation nila, pero hindi po ako naging interesado dun sa presentation hanggang sa umuwi po ako. Buti na lang po, yung cellphone ko, yung bawat presentation po, nire-record ko dun sa cellphone, kachat ko yung kaibigan ko para po ano, malaman niya kung ano yung pinresent sa akin. Tapos ayun po, talagang pagbinigay ni Allah sa atin yung isang ano, opportunity, ibibigay po talaga sa atin at ipapakita sa atin kung ano po yung para sa atin. So, ayun po, doon sa chat na yon, doon ko po naintindihan kung ano po yung C1, pero hindi totally overall na naintindihan ko noon. Ang naintindihan ko lang po yung sinabi kanina na power 4, after 14 days, pag ano po, pag nakuha mo yung 4, may babalik sa'yo. So, yun po yung nagawa ko. Within 14 days, nakompleto ko po yung challenge ni company. Then, doon na po nag-start. Hanggang sa kumita na ako ng almost 40,000 sa isang buwan, kahit hindi pa ako marunong mag-invite, hindi pa ako marunong mag-present doon. Basta ang akin lang, masaya ako na euro nga po yung kitaan. Alam mo yung, every time na bubuksan mo yung account mo, may papasok na euro. So, ayun po. So, hindi po talaga maiiwasan sa ganitong business na magkaroon ka ng, ano, ng hindrance. Kasi, based on my experience po, first of all talaga na mag-ano sa'yo is family. Yung haharang family. So, one of my brother, kuya ko po. So, yun yung hindi siya agree. Bakit daw ako pumasok na naman sa ganito?
wala naman daw po ako napapala kasi nga wala naman din po ako napala noon. Pero hindi ko po yung pinakinggan kasi ako po yung nakakita ng opportunity kung ano po si Siwan, gano'n siya kaganda at hindi po sila. Kaya hindi po ako nakinig sa kanila kung ano man yung mga sinasabi nila sa akin. So nagpatuloy po ako kahit na nagkaroon kami ng ano ng pagsubok sa buhay, almost 2 years po ako nagpahinga. Pero nung okay na po, nakamungkon na ako, ito, tinry ko po yung 14 days, ay yung ano po, yung challenge na ulit-ulitin yung ano, 3 months po. Nakaano naman po ako, naka 6-digit, sobra-sobra pa po. Tinry ko lang po kung ano yun. So, talagang totoo po talaga yung kitaan kay Siwan. And nagpapasalamat po ako sa aking mga mentor. Kahit na nawala na rin yung ibang upline po, yung si Upmon nandiyan pa rin sa amin. Direct na rin po ako nagkikipag-communicate sa kanya kasi nga, wala po yung upline ko. Busy na po siguro sila ngayon. So, nagpapasalamat din ako sa grupo ko na kahit na ano yung mga pinagdaanan namin, nandiyan pa rin lalo sa nas na patuloy na lumalaban kasama timba ng mga Maguindanon po. So, ayun. Hindi na po masyadong marami yung masasabi ko kasi medyo nangangawit na rin at sa kakaupo. Yun lang po masasabi ko kahit ano pong mangyari, anong tinig na mga ano na negative sa paligid, huwag lang pong pakinggan. Magpatuloy ka lang po parating mo yung goal mo. Kasi as of today, by last February 27 po ako naging manager 3. And malaking pasasalamat ko po dahil sa rank booster ng Fire account, mabilis po tumaas yung rank ko. Kaya konti na lang po yung goal ko para maging director 1-star. So naman po, nagpapasalamat ako sa buong team at nandyan pa rin kayo. Thank you po and God bless po sa lahat.